Guys, nandito na tayo, nakadating na tayo. So, sa mga nagpapareform or sa mga maseselan, guys, siguro alam nyo na kung nasan tayo, syempre, oh. Yung auto pa lang, kilala nyo na ako kanina yan, guys. So, ayun, tignan muna na to. Although, nagkaroon na ako na sneak peek, nakita ko na siya from malayo. So, lapitan na natin siya, guys. Let's go! So ayun guys, papakilala ko sa inyo yung owner na shop, si Sir Daron. Sige Sir Daron, ano ba yung name ng shop mo? Hi guys, ako pala si Daron Arnuco, owner ng R&D Visions Wheel Restorations. Tapos, andito ngayon tayo sa Valenzuela. As you can see, ito lang yung humble shop po natin. Then, itong business natin, nag-start siya way back, actually matagal na. Pero itong time ng handle ko sa shop is since 2014. Pero yung mismong business po natin is way back 2004 pa, nung time pa ng dad ko. And yung sa mga nagtataka sa inyo, yung tawag sa R&D kasi is ano yun, abbreviation namin ng pangalan ng dad ko, which is Ronald siya and Daron naman ako. Kaya naging R&D yung pangalan ng shop namin. Ayun. So yun guys, alam nyo na. Pero ito, sobrang lupit ito ni Sir Daron. Humble yung shop pero sobrang lupit gumagawa. Lahat ng mga kilalang mga maselan dito nagpapagawa kay Sir Daron. So, hindi naman. Yun, nakita ko na yung ginawa niya na mags or ni-refresh or ni-refurb niya na mags po. Sobrang solid talaga. Hindi ako nagkamali talaga. So sir, iikot mo kami sa shop mo? Oo. Ngayon, siyempre, para lang alam rin nila, yung ano, shop namin is kalahating ano siya, talier, tas kalahating shop siya ng wheel restoration. Ayun. Tapos ito, yung Magsmog, Boss Justin. Hindi ko muna papakita, mamaya na. Pagka ano. Ngayon, dito natin, ito, painting area po natin to. Minsan yung ibang mags po natin, dito po natin ginagawa. Tapos, dito po tayo. So pati sir, hindi lang mags ang nire-restore nyo, no? Meron din mga to. Hindi. Gumagawa rin tayo minsan sa mga barkada natin na minsan pinapasingit lang ng trabaho. Minsan yung maliliit na pyesa nila kasi yung nire-detaling. So yun, pinagbibigyan natin sila kasi para pare-parehas lang naman tayo nahihilig sa sasakyan. So pare-parehas tayo masasailan. So yun. Okay. Then, ito po yung mga mags na under restoration natin. So, ito, hi Boss Enan from Stage 21. Hindi pa nasisimulan, pero soon to be. Tapos, ito, mga Bok Racing, tapos mga C20, work na BSXX. Alam nyo guys, napansin ko kay Sir Daron or sa R&D Vision. Ako, sir, sa totoo lang, based on my observation, sila Sir Daron lang nakakakuha nung exact na color nung bronze. Actually, hindi naman. Pero hindi ko naman natin kiniklaim na 100%. Kaya yung closest na piece. Closest. Oh. Kasi yung iba... Ibigay na natin yung 100% kay Race. 95 lang sa'yo. 95%. Pero sir, ako sa totoo lang ha. Talagang based sa observation ko. Kayo yung may pinakamalapit or talagang closest nga na gawa for when it comes to bronze. Actually sa lahat eh wala akong masabi talaga sa gawa nyo. Sa taas para ma-check natin yung mga ibang ginagawa pa natin na marks. Yun, ayos.
Guys, actually, first look daw to sabi ni Sir Daron eh. I mean, first time na may pupunta at magko-cover nung workstation nila, yun no? So, lahat ng mugs may kita nyo rito. Actually, punong-puno na nga ng mugs dito. At, siyempre, kasama natin yung sa team ng R&D, which is si Joshua. You know? Siya yung preparasyon ng mga gawa natin when it comes sa ano, dicing, sa mga polishing, and yung pagdedetalye minsan ng mga, for example, sa fish racing na to. Shoutout pala kay Boss Ron de Cero kasi sa kanya yung mugs na to. Hinahanap niya sa akin to. And actually, itong mugs na to, hindi pa siya tapos. More or less, nasa 60% completion pa lang siya. So, makikita niyo yung proseso ng pag-anodize natin. Ganyan namin pre-reparasyonan yung mga gunmetal lang gagawin dito. Tapos, anodize rin itong lift niyan. Pagka anodized ba sir, ano ibig sabihin nun? Anodized means ano siya eh, yung base, actually more on finish niya is yung pondo niya sa ilalim, is yung raw polish metal. Hindi siya yung katulad ng mga proseso na parang candy colored lang or anything na metallic red. Actually, pag tinignan mo kasi ang anodized finish, makikita mo yung pondo sa ilalim ng metal niya. Yung polish nung bakal mismo. So para siyang yung mga tinatawag na colored chrome kung isipin. Electroplated ganun. Yes, so ganun ang form. Although sa atin dahil mugs to, anodized color kasi ang ginagamit natin sa mga ganitong classic mugs. Ganito, grabe. This racing. Tapos sa mga hindi pa nakita kasi yung iba sa litrato lang nila nakikita minsan, ito ang diamond cut natin. Yun, ito. Stock SIR mugs, no? Yes, sa mga mahilig dyan sa mag-urig-urig sa mga SIR mugs. Gusto mag-back to OEM niya. Look. So, ayan yung diamond finish. So, makikita nyo, kaya napapansin nyo sa video, may maliliit kayong linya na makikita sa mugs. Yan yung tinatawag na hairline. Pero, kaya nagkakaganyang effect yan kasi ang nagpa-polish dito is as in diamond talaga. Kaya kung mapapansin nyo, iba yung finish niya compared sa pinalis na bakal. Dahil ang tawag sa proseso natin is diamond finish. Ganda, grabe. Yes. Tapos, ito, preparasyon na ni Etis for finishing yung RG1. Advan RG1. Isa sa mga iconic mugs from the 90s. Advan. Bibira na rin meron ito. Rare na eh, no? Yes. Actually, mas maganda yung white, no, sir, kesa sa gold. Magandang white. So, maganda white. Ako rin white. Eh. Kasi, yung kulay na to, madali ibagay sa mga sasakyan. Ganda. Solid. Ito, sa rin sa mga tinatapos natin na project, 18 na 5G na 5GR, 18 to na 4x100, bibira na rin. Kumakita dyan ngayon. Grabe. Ito, mga ongoing natin na project, meron tayong tanisa rito. Alam ko, rare na rin to kasi discontinued na to. Oo nga. Pero ito, more on retouch lang naman ang gagawin dito sa may-ari. Hindi ko na siya inu-mention kasi dahil sa agreement namin. Kasi ito, actually, mga T37 na awaiting sa paggawa ng mga... Ito, may mga tama to. So, ayusin pa natin siya. Mga finished products. Yes, mga sir, products. Sa question lang, sa pagka-paint match mo, ano ba yun? Pinag-aralan mo ba siya or talagang passion mo lang na... Usually, minsan kami na ito ni Edris, kami na lang naghahalo ng mga kulay talaga. Okay. Ngayon kung may pag-adjust, binibili namin dahil sanay naman yung parang mata namin kung paano sisilipin yung off-color sa hindi. Alam na rin namin yung ihahalo sa mga kulay just in case may kailangan abulin ba a shade lighter or a shade darker. So, kaya naman na namin dito. Tsaka nasanay na kami sa ganun klaseng trabaho. Kaya usually yung mga color matching namin, kami talaga nag-check. Kasi hands-on naman namin lahat ginagawa dito. Ayos. Eyeball spec lang kumbaga. Yes, solid, grabe. Ako hindi ako sponsored ng R&D ha, pero yung color matching talaga nila para sa wheels, sobrang grabe. Yun nga, close sa ano. Kasi sir, dami ko, bago ako nagpagawa, ang dami ko nang nakitang ginawa nyo eh. Diba? So,
Grabe. Puno tayo ng mag, sa gandun, meron pa. Yung mga ibang nakikita nyo na mga nakakahong dyan, yung iba dyan, mga brand yun, mags, ayaw nila yung kulay, papachange color. Pachange color. So guys, first look to sa workspace nila ng nila Sir Daron sa R&D Vision. Yan. Grabe. Okay guys, check natin yung polishing area ng R&D. Dito namin lahat halos ginagawa yung mga polishing works. Sobrang humble lang ng lugar guys, pero sobrang quality at saka solid ng mga gawa nila Sir Daron talaga. Actually, dito. Actually, ano lang, passion lang kasi natin yung pagsasasakyan talaga. Yun ang importante. Yes, then it just so happened talaga na, alam mo yun, maganda rin yung kahit papanan na kuha ka ng income sa hobby passion mo. Sa passion mo. Ganda na ito sir, kanina itong EG. Actually, sa uncle ko to, medyo inaayos pa for now. Pero sariwa siya, no? Walang bulutong sa roof? Definition ko ng 90s, naka-air mask. Oo nga eh. Ito nga eh, naka ano. 90s na 90s eh. Yes. Huwag niyo nang pansinin guys, yung mga ano ko, yung kotse ko. Ayun, no? Dugyot na. Grabe ito, isa to sa mga legend. Nakikita ko na to dati pa. Comeback na lang. Yeah. Medyo maaligabok. Pero for now, ganyan lang muna siya. Kompleto kasi, interior, no? Kasi kahit pa paano, hindi ko pa nagagamit. Tsaka may workhorse kasi ako yung highlight. Oo. For the meantime guys, ganyan muna yan. Siguro after netong pandemic na to, maasikaso ko ulit yung kotse. Then makikita nyo na ulit tong kotse sa mga meets natin. Bubuhay. Yes. Sir, sana mabigyan nyo rin kami ng chance na i-feature natin tong auto mo pag okay na. No problem boss Justin. Yun o. Ito pag naayos natin, actually, hindi pa masyado, medyo matumi, for now. Hindi ko kasi maasikaso talaga guys, talagang busy lang sa trabaho. Ang most of the time, ang ginagamit natin is yung Hilux. Madalas. Solid. Tapos dito yung polishing area natin. So ito, underway pa. Sa Palacio, no? Kuya Wilbert. Ganyan niya pinaparish yung mga beats natin. So iba yung workspace nyo for polishing, tas iba rin yung sa for paint. Magkahiwalay kasi yung mga polishing works, actually hanggat maaari ayaw na natin siya hawakan after polishing. Oh. Dahil number one, medyo prone siya magka-fingerprint. So after nun, yung iba dyan, preparasyon na natin. So ang mangyayari kasi dyan, after nitong polishing, yung ibang customer as is na nila kinukuha, meron naman yung iba, ilalaminate pa natin yung polish. Para at the same time, tumagal yung polish na finish niya. Pero yung iba kasi masyaga mag-metal polish, kaya yung iba ayaw pinapalaminate. Yun lang naman. Ayos. So for lamination, sir, ano bang ibig sabihin nun? Parang bubugahan siya ulit? Or? For example, may gagamit itong polish na to na ano almost done. Ang gagawin natin is lalagyan natin siya ng specific na primer para kumapit yung laminated na clear coat sa ibabaw ng polish. Kaya natin minsan ginagawa yun para tumagal yung pagka-polish niya kasi kung hindi kayo maalaga sa mask, saglit lang pag yung mga water stain hindi niya lagi natutuyo. Ang mangyayari kasi magkakaroon na naman ng corrosion yung mask. Which is in the long run, kailangan niyo na naman siyang i-polish dahil marami na naman siyang pondo ng watermarks, yung mga gas-gas. So yung iba pinapalaminate. Yung iba naman ayaw dahil gusto nila, nakukutot nila yung mag sila. So yung iba bumibili sila ng metal polish, polish. Like Pledge or Autosol. Pwede rin naman yun. Okay. Pero usually yun, owner preference naman. Ayos, thank you sir. So napansin namin may mga engine block din dito, no? Okay, so kasi itong shop namin, nahati rin minsan. So yung ibang mechanical works, gumagawa rin po sila. Kasi itong R&D, yung half ng portion namin is talyer and yung half is restoration ng mags. So yung mga ibang gusto magpagawa rin, halimbawa mga general maintenance lang, pwede na po natin gawin dito. So dahil may workspace naman po tayo. Ayos. Grabe, naka-twin loop pala to. Naka-twin loop. Oh, grabe. Sa mga ano, although ngayon, pasensya na guys kasi dumi. Guys, babalikan natin tong SX8 ni Sir Daron. Picture ni Boss Justin, ayusin ko to para sa kanya. Thank you, sir. Thank you.
Thank you. Ngayon, ito yung portion na mag-i-slip tayo ng paint. So ito yung parang unang-unang... Yes. Yan ang unang-unang step 1 ng R&D. Lahat yan, halos ng mags natin, yung slip natin talaga lahat. So, yan ang itsura niya guys bago siya mabuhay ulit. Or bago siya palupitin ulit ni Sir Daron. Kailangan talaga natin split guys kasi for example yan, makikita niyo yung portion ng Max. Dati na siya ang color blue. Oo, oh, blue. Ngayon, pinatungan ngayon ng nag-restore nito ngayon ng color red. Red. Ito, kung mapapansin niyo, yung sinabi ko kanina with regard sa anodized color, itong exact example na nakikita nyo ngayon, hindi to anodized. Okay. It is candy red. Oo nga, kitang-kita yung difference eh. Kitang-kita guys yung difference. Parang, alam mo talagang makapal, hindi yung nakadikit sa metal yung itsura. Yes, hindi siya yung parang red chrome ang itsura niya. Kaya mostly, yung mga hinahanap kasi ng mga client, specifically sa ganitong type ng mags is yung anodized finish niya. Dahil way back, ang Racing Spark ko na ganitong mags is ino-offer lang either polished or anodized finish. Hmm. Yung mga minsan, yung mga ibang nagre-restore or yung mga ibang talyer na nagpipintura ng mags, minsan mahirap kasing i-execute ang anodized finish sa actual eh. Oo nga eh. Minsan nagbe-base ka lang sa litrato without knowing ano ba talaga itsura ng sa actual. So dito sa R&D, ino-offer natin talaga yung mga ganitong specific na finish para sa ganitong specific din na mags. Yun. So, yun sir. Thank you Sir Daron sa pag-tour mo sa amin dito sa humble shop mo na napakalupit. Thank you at sobrang informative din at educational nung pag-ikot natin dito. Nagkaroon kami ng mga extra knowledge sa pag-restore ng mga mags. So, guys, yung Facebook page nila Sir Daron, ilalagay ko sa description. So, guys, yung mga, limbawa, may mga gusto lang kayo itanong, libre yun. Ibig sabihin, halimbawa, pwede nyo sabihin, Boss Daron, anong magandang gawin natin? Through sa inquiry ng page, pwede ko kayong sagutin. Tapos, anong magandang kulay-kulay sa mags? Anong gagawin natin pag ganitong case ng mags na nangyari? Or halimbawa, nabingkong niyo yung mags, anong pwede natin gawin? Feel free to inquire, guys. Nasagutin ko yan isa-isa, no problem. Ayun. Sobrang responsive naman ni Sir Daron, guys, eh. Oh. Pagka minsan lang, sobrang busy niya kasi sobrang dami nagpapagawa. Kasi one-man army lang tayo dito. And actually, ako din nagbabantay. Minsan hands-on din. Ako din nagde-deliver minsan. So, for now, ito lang yung kaya ng powers ko. Hindi natin kayang harapin lahat. Pero I'll try to cover up lahat ng kaya natin gawin para lang makita lahat ng service sa mga clients po natin. Ayun. Thank you again, Sir Daron. Thank you. Thank you din sa pag-restore mo sa mags ko. Sobrang lupit. No problem, Boss Justin. Maulit pa to. Oo, maulit yan, sir, dun sa isa. So, ayun guys. Sana nagkaroon kayo ng additional knowledge din katulad namin sa pag-tour natin dito sa shop nila, Sir Daron, which is R&D Vision. R&D Vision. Thank you, Sir Daron. Thank you again. Thank you, Boss Justin. See you soon. See you. Guys, nakita nyo na yung shop nila Sir Daron. Guys, exclusive yun ha. First time yun na i-tour sa shop nila or gawing public yung pag-tour dun sa shop. So, ayun guys, thank you again sa R&D Vision. Sobrang lupit. Sobrang lupit. Especially kay Sir Daron. Sobrang accommodating, napakabait, sobrang solid gumawa. Guys, sobrang 100% recommended. Ayun, Sir Daron. So, ayun guys, if ever nga, nasa description lang, ilalagay ko kung paano nyo sila pwede kontakin. So, ayun guys, again, thank you Sir Daron. Thank you for accommodating us. So, ayun guys, nasa bahay na tayo. I hope nag-enjoy kayo dun sa tour natin sa shop nila Sir Daron, which is again sa R&D Vision. So, maraming salamat guys for watching this video. Again, don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode guys. Peace.